direksyon ng ating inang tagapagsalo. Sumayin yung lahat ng kapayapaan. Kordero ng Diyos, na tagapagligtas ng sanlibutan, ako'y naririto sa inyong lahat. Ako ang kordero na inialay sa inyong lahat upang mamatay sa krus. At ngayon, ang kordero naririto ay nabuhay na ng muli upang kayong lahat ay aking batiin ng isang masayang pagkabuhay, sapagkat kayong lahat ay nagkaroon ng pagkakataon upang mapatawad sa inyong kasalanan. Naririto ako sa inyong harapan upang ipahayag sa inyo ang mga kabutihan na nararapat ninyong gawin at nararapat ninyong tugtin. Sinasabi ko sa inyo na kapag kayo'y sinampal sa kaliwa, ay ibigay ninyo ang kanan. Kapag kayo'y binato, batuhin ninyo ng tinapay. Na kapag kayo'y pinagsakitan, gantihan ninyo ng pag-ibig. Aking mga anak, kung gaano ako naghirap, kung gaano ako namatay sa krus, ibinigay ko ang kapatawaran sa lahat ng mga taong gumawa nito sa akin, sapagkat hindi nila batid ang kanilang ginagawa. Kaya't naririto ako at nabuhay na ngang muli sa kalooban ng aking ama. Gayon din ang magaganap sa inyong lahat. Kayo'y mamamatay sa mundong ito. Ngunit kung tutugtin ninyo ang kautusan ng aking ama, mabubuhay kayong muli sa buhay na walang hanggan. Mabubuhay kayong kapiling ang mga anghel at mga banal. Mabubuhay kayong maligaya doon sa paraiso. Wala na kayong sakit na mararamdaman. Hindi na kayo malulungkot. Hindi na kayo magkakaroon ng kahirapan. At hindi na kayo kailanman makararanas ng kagutuman. Kaya hanggat naririto kayo sa lupa, pagtiisan ninyo at pasanin ninyo ang krus na nakaatang sa inyong balikat. Ipagdasal ninyo ang mga taong umaapit sa inyong lahat. Ipagdasal ninyo sila, sapagkat sa inyo ang gantimpala mula sa aking ama. Itinuturing ko sa inyong lahat na ako si Jesus, ang Diyos na ibinigay sa inyong lahat ng aking ama upang turuan ng kabutihan ang bawat isa sa inyo sa loob ng tahanan na ito. Ako'y laging nananabik na kayo ay aking makatipan sa harapan ng dambana ng aking ama upang sa araw-araw ako'y inyong maisip. Maisip ninyo sa bawat gawa na inyong ginagawa sa araw-araw ng inyong buhay. Ako'y nagtuturo sa inyo na kayo'y magpakumbaba. Nagtuturo ako sa inyo na punuin ninyo ng pag-ibig ang inyong puso. Huwag ninyong gantihan ang mga taong ito sapagkat sila'y nabubulagan ng mabuting balita. Kaya't kayo na nakaririnig ng aking salita sa bawat pag-upo ninyo sa banal na tahanan na ito, kayo ang magbigay ng liwanag sa kanilang isipan upang kanilang maisip na ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at Diyos ng pag-ibig. Kayong lahat na naririto ay magmalasakitan kayo sa isa't isa, sapagkat ang aking buhay ay iniaalay ko sa inyong lahat. Iniaalay ko sa bawat isa sa inyo, sapagkat batid ko ang inyong mga kahilingan sa akin. Batid ko ang kagalingan.
kagalingan na inyong hinihingi. Sa tahanan na ito, kayo'y mabubusog. Sa tahanan na ito, kayo'y gagaling. Sa tahanan na ito, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan. Sa tahanan na ito, masusumpungan ninyo ang kapatawaran sa inyong kasalanan. Kaya't patuloy kayong pumarito, sapagkat hindi lamang ang inyong katawang panglupa ang aking pagpapalari, bagkus sigit sa lahat ang inyong kaluluwa at ang inyong espiritu. Pagagalingin ko ang katawan ninyong pisikal, ngunit kasunod nito, higit sa lahat ay pagagalingin ko ang inyong espiritu. Tandaan ninyong lahat, maging malakas kayo at patuloy kayong na sumamba sa Diyos, sa tunay na Diyos na inyong naririnig sa araw na ito. Ang Diyos na hindi kailanman tumitingin sa kasalanan ng tao, na ang Diyos na hindi kailanman nagbibintang sa taong makasalanan. Kaya't kayong lahat ay tularan ninyo at sundin ang aking sinasabi. Kayong lahat na aking mga anak ay binabati ko ng isang maligayang pagkabuhay ng inyong Panginoon. Ako'y narito, nakikita kayong masaya na nagsasalo-salo sa mga pagkain binigay sa inyong lahat. Gayon din ang inyong espiritu ay nagsasalo-salo sa pagkain banal. Ang nangyayari at nagaganap sa oras na ito ay ang pagpapakain ng inyong kaluluwa at Espiritu Santo. Kaya, maging maligaya, sapagkat ito ang magbibigay sa inyo ng kabusugan sa inyong espiritu at kaluluwa. Makinig ang lahat, makinig ang may pandinig. Gawin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Kayong lahat na aking mga anak ay aking minamahal. Tandaan ninyong lahat na ang sino man tumungtong sa banal na tahanan na ito at nagbibigay gala sa aking mga imahe at nagbibigay gala sa aking salita ay pagpapalain ko hanggang sa buhay na walang hanggan. Tandaan ninyong mga anak, tanging paggalang lamang ang aking hinihingi. Kaya't kayong lahat na naririto ay minamahal ko. Huwag kayong mag-away-away. Huwag kayong magsalita ng masama sa inyong kapwa sa loob ng aking tahanan. Sapagkat ito'y kasuklam-suklam sa mata ng aking ama. Sapagkat ang tahanan na ito'y binuo, binuo ng pag-ibig ng Diyos. Ang tahanan na ito ay ibinigay at ipinagkatiwala sa bawat isa sa inyo. Kaya't nararapat lamang na igalang ninyo ang tahanan ng aking ama. Kaya sa oras na ito, ang lahat ng bagay na naririto ay aking pinababanal. Gayon din kayong lahat na nakikinig sa akin. Mahal ko kayong lahat at nawa kayong lahat ay magkaisa. Tandaan ninyo, hingin ninyo sa akin ang bagay na nais ninyo at ibibigay ko sa inyong lahat. Humihingi at nagbibigay ang inyong Panginoon. Kaya kayong lahat ay binabati ko sa araw na ito. Salamat sa inyong lahat. Minamahal ko kayong lahat. Salamat. Praise Yahweh.